Samantala, sa dami naman ng inilikas na residente at sa hirap ng sitwasyon sa Barangay Tumana sa Marikina, kinulang na po ng mga rescue boat at rescue personnel. At yan po ang tinutukan live ni Chino Gaston. Chino! Hindi matinding pagbaha ang gulot ng pagdaan ng Bagyong Ulysses dito sa bayan ng Marikina, partikular sa mga barangay ng Concepcion 1, Concepcion 2 at dito nga sa Tumana kung saan po ang na kakakuha at kakaligtas sa ating mga kababayan at ipit sa kanilang mga tahanan. Anong matigayang doon? Lagpas-taong ang baha sa Barangay Tumana, kaya kailangan ng mga rescue boat para ilikas ang mga stranded na residente. Nadatnan ng GMA News ang ilan na nasa mga bubong o di kaya sa pangalawang palapag ng kanilang mga bahay. Unang pinalikas ang mga matatanda. May mga kapansanan. At mga bata. Si Andrea Velasco at dalawa niyang anak magdamag sumilong sa tatlong palapag na bahay ng kapitbahay. Nang dumaan ng mga rescuer, lumikas na siya. Ba't kayo nag-decide na alis na? Wala kaming damit na nilalamig yung mga bata. Bang umalis dyan? Pero may ilang sa kabila ng panganib ayaw umalis ng bahay at nagpaiwan pa rin. Kayo, hindi kayo alis pa dyan? Hindi pa po. Hindi pa? Bagay, may isa pa, no? Mas na kailangan pa po. Kung marami ang nagpapalikas palayo ng baha, ang lalaking ito, pasulong naman para maabot ang naiwang pamilya. Ang nabiling pagkain, ipinasok niya sa water container para hindi mabasa. Pero babalik ka pa doon? Babalik. Dala na kami sa bungad. Itinali niya rin ito sa kanyang katawan para magsilbing flotation device. At habang hindi nakatingin ang mga rescuer, lumusog siya sa tubig. Bukod sa malakas na agos ng tubig mula sa Marikina River, nagpahirap din sa mga rescuer ang mga kawad ng kuryente na nakahambalan sa daanan ng mga rescue boat. Kawad ng kuryente. Buti na lang, walang ng kuryente. Sa Concepcion 1, kanya-kanyang diskarte ang mga residente para tulungan ang mga stranded na kapitbahay. Lagpas-taon na rin daw ang baha sa ilang bahagi ng barangay. Isang sanggol na 10 buwang gulang ang nailikas ng mga volunteer gamit ang batya na nakapatong sa interior ng gulong. Kinulang ang mga rescue boat at rescue personnel ng lungsod at hindi nakarating agad ang tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ang daming stranded talaga sa loob. Ang problema natin, siyempre, minimal lang po yung nakakapasok. Nag-seek na po tayo ng tulong sa Coast Guard. Sa dami ng mga lumikas sa Tumana, agad na puno ng evacuees ang H. Bautista Elementary School. Dalawang pamilya lang sa bawat silid ang pwede bilang pagsunod sa mga safety protocol laban sa COVID-19. Ang mga hindi na magkasya rito, inilipat sa evacuation center ng ibang barangay. At yan po mga kapuso ang report ni Chino Gaston mula po sa Marikina. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.